hero ni Sanford ang hawak ngayon ni Nats. Ang dragon ni Nats para sa game number 3. Excited na ako dito sa laban na ito kasi again may something na bago ngayon as nahinanda si Coach Panda against sa Team Liquid PH. They have to give their everything. Match point for both of our teams. Pero at the end of the day, isa lang sa kanila makuha ng one point. Ayan o. Excited na. Cavalry! Ayan na! Sila Mima! Oh, parang gusto kong pasigawin ng Cavalry. Ah. Pwede. Sige nga. Isang sigaw naman para sa Cavalry! Ayan na. Nag-aangatan na pati yung mga clappers. Okay. Oh, para naman sa mga Raiders! Ramdam mo talaga. Ramdam mo ang intensity. At ngayon ay ilang sandali na lang ay papasok na tayo para sa ating game number 3. Team Liquid PH versus RCPH. It's going to be the final round para sa ating match number 2 burrito. Pero sa pagkakataon na ito, konting tweak around pagdating sa mga lineup or draft. But it's still going to be the same aggressiveness dito sa bad ng mid lane. At sakit talaga nung ano, nung Nightmaric spawn. Hindi mo talaga basta papabaran. Tignan mo kalahati gagad yung point ni Nats, ani ni Light. Doon sa naging pag-clear nila dito sa gitna. And ang mahirap kasi dyan, para sa akin, ito na-experience ko rin kasi ito sa RT kasi ginagamit ko rin ito. At nakakakalaban din ako ng isang Zaska. Isa sa mga bully yan sa lane. Bakit? Kasi kapag kung saan yung position ng kalaban mo, doon mo lang ilalagay yung Nightmaric spawn, hindi na makakalapit. And ang tendency na pag lumapit ka, bababaran mo na yung mga atake. Tsaka pwede mo i-cover yung buong ground na mid. Yeah. Bukod sa spawn, yeah, nandun yung mga hype clothes, di ba? Ang daming pwedeng panggulo doon sa mid lane. Kaya mapapansin talaga natin na nahihirapan na gano'n si Light. Especially, this is going to be the third round na gagamitin ko ni Sanji Otter's round. Third round? Sanji? Ayan, napagbigyan na. Ayan, shoutout sa mga mga pumunta dito sa Green Sun Hotel. Ayan. Sa Makati, of course, ini-enjoy nila ang pagsuporta. Sana all. And ayan o, mapapasan. Ay! Ako yan na! Ay, Irad! May kamukha ka daw! Sino yan? Hey! Kahulma! Okay. Para sa akin, pwede na 6 out of 10. Okay, parang Coach Panda, nagre-rate. Nagre-rate ako. Sige, sino pa may kamukha dyan? Sino pa? Baka meron din pa may kamukha dyan. Ilabas nyo na. Baka meron pang may kamukha dyan. Or maglabas kayo ng picture na may kamukha. Oo. Diba? Ayan na mga supporters natin. Siyempre. From RSG Philippines. Ang mga nasa Infinix Zone din, of course. Shout out. Yon. Ang ganda naman ng banner, Rise Lee GGRSG. Ayan, shout out sa mga friends natin na nandyan na ngayon. Of course, mayroon pa tayong next match, no? So mamaya, and for sure, ay mapupunto ito. Pero habang inaantay natin, syempre gusto naman natin na maganda yung experience ng mga players. May mga shout out. Ayan, ganun nyo naman yung mga clappers nyo. Ayan. I-flex nyo naman yung mga clappers nyo. Ayan, ganun nyo yung mga clappers nyo, o, di ba? Diba? May nag-ML pa. Ako nanonood. Napakalupit mo, ha? Punta ka sa MPL Arena para mag-ML. Diba? Habang nanonood ka ng ML. Ayan na! Ayan! Ay! Ito na. Balik tayo sila sa Celestial Palace para sa game number 3. Nananibig sila dito. Okay lang sa kanya. Kasi kung mapapansin mo, nakuha naman ng RG ang Lito Wanderer. Sa jungle side. Pero sa pagbabalik ng ating laban, syempre, papansinin pa na natin yung nagiging laning ng TLPH and of course ng RG Philippines. Yeah, and isa sa mga pansin dito, no, yung mga spells and emblems, mostly dito sa Team Legal PH, dalawang purify ang talagang nilaan nila, specifically dito kay Sanji at Benigni. Kasi nga naman ayaw mo na mapuruha ka lagi ni Light. And ang isa sa mga magandang implication nun, hindi basta pwede pumasok si Light kasi hindi ka sure kung may purify ba yun o wala. Kailangan kasi nila mag-break me, diba? And pag sa RG Philippines naman, maka-break me man, kailangan nila ng follow-up na set-up, diba? And pwede natin asahan yan if ever from Aqua, nakalami dito with his Balenina. Pero looking
at the positioning ng turtle, ang dito siya, sinisimulan konti lang naman ni JB. Pinapakiramdaman, konti lang sa niya. Titignan ko lang, Carla, kung lalabas yung mga members ng RSG. Oo, inaano lang, pinipet lang niya yung, ano, yung turtle. Wait lang, ha? Level 4 na rin. Ito si Aqua. Kaabot. Si Light ay may pag-amba. Mauuna mag-level 4 din sila. Pero yung Flicker and Purify na gamit na rin ni Aqua. Pero makasapasa! Tatamaan doon ang final smash ni Iran. At mukhang siya pa kayata pupuruhan. Pero bago siya mapuruhan ng gusto, makukuha niya yung unang pagong sa laban na ito. Sanji with the first shot. Laban kay Light. Habang si Iran naman kayo makakakuha ng Cyclone ay makakatakas. Kaya na dito na nga na din ang gante nila Aqua. At ang ginapit nuts na sinunod si Sandford. Ang dami nangyari pero at the end, or pinsan na kukuha ng bago. Ang dami nangyari doon. 1-for-1 na naging palitan. Lost the turtle for RSG Philippines. Man, ako nagugulat ako dito. Kali-kaliwa yung mga aksyon na nagaganap. Unang turtle pa lang yon. Unang turtle, kumbaga patikim pa lang yan. Kumbaga teaser pa lang yan. Teaser pa lang. Kumbaga sa mga pelikula, yan pa lang yung teaser. Parang lalabas pa lang yung date, yung mga ganun. Shoutout kay PJ. Ayan, oh, shoutout kay PJ. Sino si PJ dyan? Ayun, yung katang... Ayan, oh, shoutout kay PJ. Shoutout. Ayan, nga pala, dito pala sila sa side ng RSG Philippines. So, mga raiders pala. Yung nandito no sa side na to. Again, nakakatawa makita, no? Yung saya and excitement na experience ngayon ng mga nanonood dito. Kaya ikaw, ha? Ikaw na nanonood ngayon. Ikaw, Julius. Ikaw, Maribel. Pumunta ka na dito sa Green Sun Hotel sa Makati. Tinuro ko na ako paano ka pupunta, eh. Sakay kay MRT, baba ka Magallanes. Lakad ka ng konti. Mga 6-minute walk. Nandito ka na sa Green Sun Hotel. Ayan. Shoutout sa kanila mga pinapasyalanan. Of course, yung mga selfie ng mga players pinapakita din nila. And kung gusto nyo... Shout out kay Rosel. Ay, grabe, may bap. May bap. Gusto kaya may mga shout out na loved ones, man, or kay Tita. Pero if you want experience yung talagang full MPL experience, guys, available din yung mga booth ng mga MPL teams natin. Ay, oo, dito sa may labas, no? Pwede kayo dyan. After netong game, actually, yung mga nandito. Ay, ano yan? Ay, may kamukha din. Kamukha ni Sanji. Yung kanina, 6 out of 10. Ito naman para mga 3 out of 10. Okay, may verdict na po. May verdict na. Ano yan? Shoutout. Ayan, may picture kay Flap. Kay Flap. Mamaya, may laro. Ano yan? Sino yan? Bakit naman? Sino yan? Okay, shoutout sa kanya. Yung katabi niya pa nga yata yun, eh. Ah, oo nga. Alam mo, saya talaga, no, kapag kasama mo yung mga kaibigan mo. Oo. No, minsan yung loved ones mo, no. Minsan nga may mga kasama ka pang mga anak, no. Yung mga daddies, mommies dyan. Saka, na nandito. No, sakto lima sila. Pwedeng, ano eh, sa fancy laban. Ay, oo nga pala, no. Sa mga nandito at sa mga nanonood online, pwede po kayo pumunta dito at may chance kayong makapaglaro rin dyan sa labas, no? Kung may 5v5 dito sa MPL Arena, dito lang sa may gilid, dun sa Infinix sa Pansing Laban, pwede kayo maglaro. At ito na, simulan na kagad natin ang karugtong ng aksyon. Gusto ko yung pag-slash dun ni referee natin, biglang umano yung camera. Ni Kuya Seth, nasyarad kay Kuya Seth. Kuya Seth, sa taon sa'yo. At nakikita naman natin ang mga butihan ng pagsisipag nating marshals, of course, na i-ensure din ang mga... Sabihin natin mga players natin, kailangan nila ng kahit anuman yan na help. Pero eto muna, tulungan ni JP si Sanji na ma-prevent yung mga dalaw bigla ni Light. Yung mga jinkundo stretching na biglang may way of the dragon. And of course, for real age rin naman, ang isa sa babantayan din natin later on ulit, si Benny Cutie. Si Benny. Kasi nag-strike again yung bagyong Benny Cutie. Ay, ako nagulat ako doon, hindi ko rin in-expect na makakalusot yun kay Benny. Oo, saka binabanggit mo pala na dapat hindi siya mawala sa paningin mo. Oo, biglang nawala eh. Biglang nawala sa paningin eh. And yun naman yung kagandahan at yun pa rin yung dala-dala ng Team Liquid PH dito sa Season 14. Ano? Yung unpredictability ng kanilang kuponan. No? May mga, ang dami kasi nilang mga playstyle eh. Meron silang mga action, meron silang mga split push, di ba yung mga backdoor plays, and yung mga pick-offs from JP. Sobrang dami mo talagang pwedeng i-expect. And yun din naman, yung meron sa RSG. Kaya nga, pag sinasabing Team Liquid PH nung mga panahon na yun is Echo versus RSG,
alam mong action, kung action, kung best of 5 yung game, aabot ng best of 5. Kung best of 7 yan, aabot ng best of 7. Kung hanggat 21, aabot hanggat 21 yan. Pwede lang, di ba? Pwede lang, pero syempre yung mga players natin, kailangan nila ating isipin. Tama naman, tama. Pero sabi mo nga yung unpredictability, nabanggit din yan ni Hirad, di ba? Oo. Di ba, against Cartesi, pero hindi na na-predict, kaya din hindi pala manggagaling. Unpredictability. And speaking of this one, syempre medyo JP, dito nagtatago. Okay, nagkakita na sila ito, JP dito, inahatak yung pagong. Nalilito na rin yung pagong. Saan ba siya haharap dito? Uy, Sanjia, available na rin yung Glowing Wand. So, additional clicks ng HP base damage from that moves no, na magagaling sa Dominatus Descent or even dyan lang sa Nightmaric Spawn. Enough na eh. And ang ganda pa nung mga nilalatagan niya. Although, nakikita natin ilang segundo lang naman sila bumababad. But technically, for RG Philippines naman, ang ginaya niya dito yung kay Zasa, yung kay Sanji. So, we have the same idea, pero natitira nga lang si JP na flicker na siya. There's going to be the petrified thing na nga natitira for RG Philippines, pero si Betty Cutie pa rin makakakuha na kill! Habang si Hirani na nakakaligtas pa! Bagyong Benny Cutie with a double kill. At si Aqua ay tatanggalin ng alang dahil making it a triple kill, Burrito. Apat ang tumba para sa RG Philippines. At pagkakataon ng Evil Liquid PH na kunin ang ikalawang pagong ng laban na ito. Nakita natin eh, sakto sana eh, Nor. Ay, ayan, i-re-replay naman ayan natin yan. Huwag natin pangunahan. Mula si Infinix Instant Replay. Ang ganda ng flicker, yung attempt dito ni JP, pero kasi right after nung attempt na yun, go-go sana ang RSG, pero na-finals na sila ni Sunful palayo. Ang ganda sana nung pasok ng Petrify sana doon, di ba? Ni Nats, kaso nga lang, na-out pa nung pusha doon ni Sunful na kayo, nag-aantay lang dito dito sa may bandang dilim. Kaso nga na si Sanji matatanggal na nga lang dito ng RSG Philippines habang sila nasa ay pumapalag, bumabansa dito sila Benny Cutie, limang membro ng RSGA. Atras na muna sa ngayon. Yeah, alam nila yung kakayahan ng Team Liquid PH. Sabi nila dito, pitas na tayo pa isa-isa lang. At least kahit paano magbaba yung kalamangan at ma-shutdown ang dapat ma-shutdown. Pero again, si Sanji kasi hindi naman importante sa kanya kung anong nangyayari sa teamfight. Ang importante, malapag ko yung Dominatus Descent. Yun ang mahalaga. Yun eh. Oo, mailatag niya lang okay na sa kanya. Okay na, diba? Oo, ganun siya eh. Diba, kahit pa paano, may iniwan siyang legacy. Ang lalim nun ah. Oo, nga yung Dominatus Descent. Oo, okay. Yun yung legacy nila, pero dito na naman ang pagtatago. Andiyan yung Ejector. Eject Auto na sa dito ang Petrified Clay, pero nandiyan pa rin naman sila sa Sunford. Carl Beasy na yun ang mangangalmod with a double kill. Panic Cutie with the Blights! Getting a kill also, three members down for the side of RSG. Hindi lang yun, pati yung Tori dun sa may bandang ibaba. Nagiging mahirap para sa RSG Philippines ang unti-unting pagsulong ng Team Liquid PH. Again, isang Tori pa lang sa may bandang ibaba ang nababasag ng RSG. Pero kasi ang para sa akin ah, ang ganda ng ginagawa ni Light dito eh. Kaya lang ang problema, yung next, yung follow-up, yung pang-finish. Kasi si Irad, lagi siyang nasuzone eh. Lagi siyang nahahawakan dito. Nahihirapan eh. At ang hirap din kasi, minsan magulo talaga eh. Pag nalapag mo yung Dominatus Descent, hindi mo alam kung sino unahin mo. Si Benny ba? Si Carl Tizzy ba? O yung Dominatus Descent, yung Ellie na yun. Tapos yung inaasahan nila, di ba, may Petrify. Eh, imagine, may dalawang naka-purify din naman dito for the side of TLPG. Ito yung importance na pinapansin din talaga natin early on pa lang. Yung mga pwede nating i-predict, ma-predict na nangyayari. Kaso naabutan pa rin dito si Light! Wow! Benny Cutie with unstoppable kill! Wow! Paano nakita yon? Again, yan yung mechanical skills na meron ang Team Liquid PH. I think, minsan kasi may mga ganun eh, i-expect mo talaga na may tao dyan. So, kailangan mo daanan, kailangan mo batuhin ng skills. At nataon lang na nandun talaga si Light. Yung senses nila yung senses, sa player. Yung game sense. Oo. At mapapansin naman natin for RSG Philippines, parang nagulat din si Light eh. Kaso, there was no way for him to escape. Yeah. Kasi nilatagan ang spawn, nag-ultimate ang iba. At bukod pa doon, syempre, nandun siya sa single eye push na yun eh. Yeah, diba? There's no way to run. Ang hirap na yun. Ang maganda ginagawa ng Team Liquid PH dito. Nagsasama-sama sila.
JP and Sanford, laging nakatapay lang kung nasaan si Benny, kung nasaan dito si Sanji. Kasi si Sanji, hindi mo naman super duper kailangan alagaan yan eh. Kasi any moment, may Purify yan, may Dominatus Descent, yung panibagong buhay niya. And majority naman nakikita ko nagsisask, inaantay mo na nila lumiit yung buhay nila bago mag-Dominatus Descent. Parang masulit nila, kumbaga. Yun yung gusto sanang gawin din ni Aqua, di ba? That's why hinuhold niya pa rin yung Dominator's Descent dito with the IMU. Pero the problem with that is, kasi bago pa niya mailatag, bago pa niya magamit, is halos masimot na ibang mga members. So, medyo for him, natutorn siya on to save them or to actually clear muna yung mga incoming waves kasi they don't want a repeat of what Benny did sa game number 2. Oo nga, no? Isa pa sa mga alalahanin niyan, yung mga split push. Ang daming iniisip ngayon ng RSG. Marami-raming iniisip, lalo na ngayon. First and second tier turrets sa lahat ng lanes ay pasag na. Concealed from Team Liquid PH. Pero nagbato na rin ang si Bat dito si Hussein. Habang si Carly, sinita ko sinusolo na. Sinusolo na yung Lord. Afford ni, they have the luxury. Pero ngayon, Conceal play, wala silang haaputan. Wala silang kamalay-malay na nag-1v1, nag-holding hands na si Carly at yung Lord. Libreng objective para dito sa Team Liquid PH na magbibigay pa ng mas malaking lead para sa kanila. Grabe, ang Team Liquid ngayon, solid yung mga galawan nila. Most especially on to securing objectives laban dito sa RSG Philippines. And right now, isasabay din nila yung flow on to the top and even on to the bottom side ang kusang kiniklear na rin niya ni Carl TZ. Yeah, kailangan nilang humawak sa kung saan-saan dahil nga yung Lord ay pasugod na rin doon sa may bandang gitna. Hindi pa yung luminous purpose. Ibarin gagawin! May isa masasaya. Kaso nga lang bago pa sila mag-pull through sa kanilang play ay matatanggal na rin sila. It's Sanford is down. Nandiyan na nga lang din yung Netherx Pog with the Demonic Descent dito ni Sanji. Kaso nga lang, kung mapapansin natin, nagtagumpay doon ng TLPH kasi nakabasag sila ng Tore. Ang ganda ng idea dito ni Light eh. Right after na Sipa, ang problema, pag Sipa niya, hindi na siya nakapunta doon sa taong sinipa niya dahil natunaw siya kagad, courtesy of Benny QT. Parang ano lang, nireceive niya lang ng konti, parang sa volleyball. Nireceive lang. Oo, pero pinasa niya, pinispike niya papunta sa kampi niya. Pinalo, again, ito yung maganda na meron ang Team Liquid PH. Ang dami kasi nilang pang kontra, ang dami nilang pang counter dito. And si Light, medyo torn siya eh. Sino ba ang uunahin ko? Si Carl TZ ba? Si Sanji or si Benny QT? Kasi ngayon, masasabi ko na kahit si JP ang sipain niya, pwede siyang iba to pabalik eh. Oo, parang doon ka muna. Hindi ka kasali dito. Pero for RSG Philippines ngayon, nahihirapan din kasi ng gusto si Irad. The mechanic. Wala silang eradicate ngayon for TLPA. Si Light, nakita siya. At ako, nababara yung Dominant Descent. Andyan yung mga Nightmaric Spawn. It's going to be a call for Carl Easy. At mukhang go time na ito. Aray! For TLPA, ang sakit ko para kay Kusei. Thankfully daw, makakauwi pa para makapag-regen ng HP. Ang hapdi, dalawang baril mula kay Carl Easy, ladies and gentlemen. Halos maubos yung buhay ni Kusei doon sa naging sequence na yon. Again, kung babalikan natin yung Infinix Keys to Victory, isa to sa mga keys to victory ng Team Liquid PH. I-out macro yung RSG. At ngayon, definitely, na-out macro nila at kailangan na lang nila ng, kumbaga, ano to, nail in the coffin para sa RSG. Natapusin itong laban na to. Alam nila ngayon na sila'y lamang na lamang habang for RSG Philippines, the hope is still there. Nakita na natin yung ganong klase ng mga hold and ultimate defense nila. So for TLPH, alam din nila deep down na hindi sila pwede makampante, mag-overextend, mag-overbabad dito sa base ng RSG Philippines. But one way to put it is that for TLPH, they just need another pick up or move or kasi yun yung pinaka, sabi natin, goal nila sa sitwasyon na ito. Kasi lamang sila sa field of course pagdating sa map control. Hawak nila. Yeah, importante dito hanapin yung tamang tao. Sino nga ba tamang tao? Nako, si Light ay nag-aanap na rin ang pupunti rin. Pero matutulawat ang siya! Bago pa makasipa ng isa, pinatay na siya dito ng Team Liquid PH na will fall down as well. At dito na nga lang yung mga members ng TLPH. Humahapon! Aqua, mapapanda siya. Pinipinapin na nila makaligtas. Pero si Carl TZ ay nandyan para i-escort out ang task force.
Stars RSG! Andito na ang mga recalls. Pasugod na ang cavalry. Ito na nga ba ang pagtatapos mula sa team Liquid PH? Kailangan naman sa RSG! Liquid PH! Umis na pa! Bago mag-lock tower mga minions! And there's a 5-man recall for Team Liquid PH!